Makayan! So, dilirutin natin, guys. Gano'n na naman, nag-frozen na naman ulit yung mga sasakyan. Ganito yung screen natin, mga day. Kaya kailangan natin yan sabuyan ng tubig para matanggal yung mga naninigas na yellow. So, all set! Dito, mga moms, mag-voice over flower muna tayo, no? Gayahin muna natin si Auntie Kels kasi naka-sound chip ang madam niyo, mga moms. At saka baka ma-CTR tayo, oh my God. Kaya sayang yung video natin. Let's go na, mga moms. Galing kami sa medyo liblib-liblib na lugar. As you see. Dito, mga moms, kitang-kita na natin ang kagandahan talaga ng lugar. Tingnan nyo naman yung mga bundok, mga moms, mga masla, mga day, ang ganda-ganda. Nag-yellow talaga yung tuktok ng bundok. Kagabi nagkaroon ng matinding snowfall kaso hindi ako nakalabas agad. Mas maputi ito kanina or kahapon, I mean, the next day na ako nakalabas itong video na to. Isang araw na after ng matinding snowfall na yon, kaya hindi na ganun kaputi yung kapaligiran. Pero mas lalo siyang gumanda, mga moms, lalo na pag masikatan na ng araw, parang ang puti-puti ng kapaligiran. 40 lang yung takbo natin dito, mga moms, palabas pa lang tayo ng highway, which is 100 na ang speed, open na ano na siya, highway na siya. Ito kasi nasa residential pa tayo kasi galing sa liblib si Auntie Kels. Ay, hindi pala si Auntie Kels, ang masla lang pala. Dito sa New Zealand, mga moms, akala nyo, ano kayo? Ano ba yan sa Bisaya? Parang buhong kayo ka sa snow. Pero dili, mga moms, hindi kami ganun ka-exposed sa snowfall. Kasi mga bundok lang naman na nakikita naming may snow. Kagaya nito, kagabi nag-snowfall. Kaso syempre tulog ang mga auntie nyo. Tulog ang mga day dito sa New Zealand. Kaya hindi kami nakapag-aura. Unlike sa mga Canada, mga Japan na ganun na parang normal na lang sa kanila ang snowfall. Kami dito, mga moms, nakipagpatintero pa rin makahuli ng snowfall para makapag-aura-aura at makapag-reels, makapag-video, makapag-upload na naglalaro-laro kami sa snow. Kasi hindi siya ganun kadaming snowfall dito. Patapos na ngayon ang winter, nag-spring na. Tsaka naman sila nagkakaroon ng matinding snowfall, gabi pa nangyayari. So, sa buong winter na to, may isang snowfall lang akong na-witness, pero hindi naman siya ganun kaganda, hindi siya ganun kalakas, at nangyari pa yun on duty. Kaya hindi talaga kami ganun ka-exposed sa snowfall, unlike sa ibang bansa. Pero kung sa lamig ang pag-uusapan, super duper ang lamig dito sa New Zealand, kasi as you see, yung mga bundok kasi hindi nawawala yung mga snow doon. Tsaka yung hangin, syempre, diba? Ando natin makuha yung lamig talaga. Ganito pala yung daan dito sa New Zealand, mga madam. Biglang liko, biglang kurbada. Galing ka sa 100 na speed, pag-iingatin ka sa safe na pag-curb into 55, 65, mga ganun. Pero so far, okay naman mag-drive dito, mga madam, kasi yung mga driver talaga dito napaka-disiplinado. Sumusunod talaga sila sa road code. At wala masyadong mga nakamotor dito, mga ma'am. May nakamotor naman, pero ano, mga rare lang talaga, ilan-ilan lang talaga yung mga nakamotor. At yung mga nakamotor na yun, hindi yun kagaya sa atin dyan sa Pilipinas na singit lang ng singit. Sumusunod din yun sila sa code. Kaya ako, tamang drive lang, tamang speed lang tayo. Playing safe tayo, hindi tayo nagmamadali. Kaya maaga ako laging umalis ng bahay para hindi ko kailangan makipagpatintero dito sa daan. Give way. Kung gusto nila lahat mauna, mauna kayong lahat. Susunod na lang ako. Ganun ang pag-drive ko dito. Pinaka-safe lang talaga ang pinipili natin. Yung iba kasi late nang umalis ng bahay, kaya ayan, overtake ng overtake, makipag-agawan dyan sa mga roundabout. Pero hindi yan mga taga dito, kadalasan na ganun mag-drive, mga turista yan sila. Hindi masyadong familiar sa road code ng New Zealand. Ayan, malapit na ako sa work, mga madam, mga jay. Thank you for watching this video. Huwag kayong magtaka, lagi talagang may cone pala itong dinadaanan namin dito sa New Zealand. Hindi ko alam, simula ng pagdating ko laging ginagawa yung kalsada. At ito na yung roundabout. Turn left lang tayo, hindi natin kailangang umikot kasi hindi naman nandun yung destination ng aking trabaho. Thank you for watching. Sana manood pa kayo sa iba kong upload. Have a nice day, everyone.